Good day mga ma'am sir, ito pong ating installation for external waste in tank for L3100 series. Pagkatanggal po ng screws, yan, makita niyo yung black hose. Tatanggalin lang po natin siya dun sa kinakabitan niya. Ito pong takip sa sidings, ay tatanggalin din po natin yung screws. At sa pagbutas naman po, itong palatandaan dun sa loob na may text, then sa side po ng text, dun po natin siya bubutasan gamit ang ating black screws. Ayan, ito yung black screws, kasama po yan sa ating package. Ayan, pagkabutas po dyan, papalaki natin yung butas. Kung meron po kayong drill bit, mas okay po. Para siguradong lusot na lusot yung black hose natin from the printer. Ayan, pwede po natin gamitan ng ating pen knife para mabutas natin, mapalaki natin yung butas hanggang sa lusot na yung ating black hose doon sa ating printer. After po na mabutasan natin, ilabas po natin yung black hose doon sa ating printer. Then ilusot na po doon sa ating binutasang takip sa side ng ating printer. Then i-position na po natin yung ating waste tank gamit natin bracket. Pwede po natin siyang idikit or mas okay po na i-fix na lang natin siya gamit ng ating screws. Sundan nyo lang po ang ating procedure para po hindi kayo magka-problema. Gamit po ng black screws natin uli, bubutasan natin siya. Ngayon, pag naramdaman nyo ng butas na, ang ilalagay po natin is yung ating silver na screw. Kasi ang ating silver screw ay mas maliit compared po dun sa black screw. Yan, papakita ko po sa inyo kung gaano po siya kaliit para wala siyang tamaan dun sa loob. Kita nyo, ganun lang po siya pag nakatouch na po dun sa ating takip sa side ng ating printer. Ngayon, pag na-position na po natin, ibalik po natin yung takip. Make sure po na sarado at i-screw po natin yung dating kinalalagyan niya. Then, saka po natin lagay ang ating mga waste in tank, syringe, at ang ating hose. Sana po ay inyong masundan para po sa ating L3200 series. So for Epson L120 series, yan, tatanggalin po natin yung screws. Sundan nyo lang po itong video na to. Medyo mahirap lang pagtanggal ng takip, pero dandan lang po para hindi po masira ang ating printer. Ngayon, ito pong black hose ng ating L120. Yan. Tatanggalin nyo lang po siya doon sa dati niyang tangke. Yan. Then, sa pagbutas naman po, dito po ang palatandaan sa ating sticker sa likod ng ating takip. Ayan. Doon nyo lang po siya bubutasan. Gamit po natin black screw. Butasan po natin. Gamitin po natin ang drill bit or yung ating pen knife hanggang sa magkasya po ang ating black hose. Ngayon sa pagbalik naman po, ilabas po muna natin ang ating black hose. Then, saka natin ibalik yung takip. And then, ibalik na rin po yung mga screws. Then, position na po natin yung ating bracket for external waste in tank. Ngayon, pag na-position na po, i-level na po natin yung hose. Pwede na po natin siyang i-decate or mas okay po kung i-fix natin siya gamit ng ating mga screws. So, gagamit po ulit tayo ng black screws. Yan. Pagkabutas po at naramdaman na po natin butas na yung ating takip ng ating printer. Then, ilagay po natin yung ating silver screw kasi mas maliit lang po ito. Siguradong walang tatamaan po doon sa loob. Sundan nyo lang po yung video para hindi po tayo magka-problema. Yan. Pagkabutas po, huwag po masyadong itagos yung black screw dahil mas mahaba po yun. Then, saka po natin ilagay yung ating silver screw. Yan. Mas okay po kung naka-screw siya kasi naka-fix na po siya doon sa ating printer.
Then saka po natin i-position yung hose papasok po doon sa ating wasting tank. Then ganyan lang po ang installation. Sana po masundan nyo. Salamat. Hello po, ma'am, sir. Meron naman tayong bagong produkto. Tinatawag po natin itong external wasting tank. Ito po ay para sa kahit anong desktop printer. In one order po, kasama po ang external tank, syringe, extension hose, at screws. Sa pag-i-install naman po, ikabit po muna natin ang extension hose para makuha po natin yung level ng ating external tank. At sa bracket naman po, pwede natin siyang idikit gamit nating attached high adhesive or idikit po gamit ng ating mga screws. But make sure, dapat po i-check natin kung may tatamaan po sa loob. Then, tsaka po natin i-install yung hose papasok doon sa ating tank. Ang kagandahan po nito, meron din siyang slot lagayan po ng ating syringe para very accessible po siya pag nag-maintain po tayo ng ating printer. And isa pa, madali lang po alisin yung kanyang tank from the bracket. Gawa nga po pala sa acrylic ang ating tank, kaya madali rin siyang linisin. And kahit anong printer po pwede siya, sa Canon, Epson, at marami pa. Thank you!